Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe, ang kinamatisang bangus. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng isang bangus na malaki. Isang piraso po ito, ang ganda-ganda ng taba. Nilinis ko na po ito, kinaliskisan at hinaplasan ng kaunting asin. 8 pirasong kamatis, sitaw, pechay, okra, at ito pong 2 siling panigang. 8 butil na bawang, 1 sibuyas, kahit po anong kulay na sibuyas, pwede. 1 teaspoon paminta, 2 tablespoon patis, optional po ang seasoning powder. At syempre po, itong ating panabaw. Nasa inyo po iyon kung ganong karami yung gusto nyong sabaw. Ngayon, umpisahan na po natin yung pagpiprito. Okay, prituhin na po natin. Ayan, yun pong pagpiprito. Half cook lang po yung gagawin nating pagpiprito. Okay, pakikita ko po sa inyo pag golden brown na po yung bawat side. Ayan, okay na po yung ganito lang. Yung pagka brown niya, half cook lang po. Taba-taba ng bangus. Okay, ngayon umpisahan na po natin yung pagbibisa. Ayan. Tayin lang po natin mag light brown yung ating bawang. Ayan, hintayin lang po natin lumambot yung sibuyas bago natin ilagay yung kamatis. Ayan, ganyan lang po. Tapos, lalagay na po natin itong kamatis. Masarap po, siyempre, maraming kamatis. Ayan, hintayin lang po natin lumambot yung ating kamatis. Ayan, palalambutin lang po natin ganito yung kamatis. Lagay na po natin yung paminta. Ayan, anuhin lang po natin, ligis-ligisin po natin yung kamatis. Okay, ngayon po, lagay na po natin tong ating bangus. Ganyan lang po. Yung patis, lagay na po natin. Yung seasoning. Ayan, saka po ilagay natin itong sabaw. Yung pong sabaw, nasa inyo po iyan. Kung ganong kadami yung gusto nyo.
Okay, ganyan lang po. Isabay na din po natin yung gulay kasi po madaling maluto itong ating bangus. Kaya po, itong sitaw po kasi medyo may katigasan to. Kaya ilalagay na din po natin. Ayan. Ayan. Pagkulo po ng isang kulo at saka ko po ilalagay yung ating pechay at saka yung okra. Okay, bayaan lang po nating kumulo bago natin ilagay yung mga iba pang ingredient. Okay, maglalagay po ako ng 1 teaspoon na asin. Siyempre po yung asin nasa inyo pong panlasa yon. Ayan, ngayon lalagay na po natin yung natitira pang gulay. Ayan. Pechay. Ayan, mga 3 to 5 minutes, okay na po ito. Ayan, ready na po itong ating kinamatisang bangus na talaga naman pong itsura pa lang talaga naman pong katakam-takam na. Ayan, after 5 minutes, ready na po ito para sa ating pananghalian. Patayin ko na po ang apoy at talaga naman pong katakam-takam itong kinamatisang bangus. Ayan. Okay, ngayon, eto na po yung ating napakasarap na kinamatisang bangus. O, paano po, itsura pa lang talaga takam na akong tikman. O, tikiman na po tayo. Paano po? Tikman na po natin. Ayan, nahilig po ako dito sa by taba. Okay. Talaga pong masarap. Lasang-lasa po talaga yung kamatis. Talaga naman pong napakasarap iyula. Mapapa-extra rice po talaga kayo. O paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Hindi ko po mabuhat kasi mainit. Babus!